tanggapin ko. Isa ka lamang walang karunungan, isa ka lamang walang alam, isa ka lamang mahirap. Ngunit, patotoo lamang ng Ama na sa damdamin nagmumula, bumubukal ang tunay na kalooban na mula sa Diyos Amang Mahal. Buhay bang Diyos? Kaya kapag pinanghinaan ng loob ang mga ginagamit at ang iniisip ay pagkatao at kung paano sila haharap, magpapatuloy sa paglilingkod, samantalang ang hirap ng ituwid ng tao, ang hirap ng pakatanggap at matanggap ka ng kapwa mo. Subalit kay buti ng Ama, tulad ng isang nagkatawang tao na puspos ng Espiritu Santo, hindi alintana kung ano ang tao, kundi ang pinakinggan ay ang Amang nagsugo at nagtanggap, tumanggap para sa kanyang gampanin sa lupa. Buhay ba ang Ama? Kaya mga minamahal, anak ba kayo ng Ama? Naramdaman niyo na ba siya? Kinikilala niyo ba siya? Nakilala niyo ba siya? Hindi dahil siya'y Diyos na tinatawag o dahil naramdaman niyo siya na kinikilalang tunay na tinanggap ng puso niyo. Mga mahal, mapapalad kayo. Sapagkat hindi mahirap ang magpakilala ang Ama sa inyo. Hindi mahirap ang magpakilala ang Kristo sa inyo kapag nadaraman niyo siya sa puso niyo. Tulad ni Magdalena, hindi nahirapang magpakilala ang Kristo sa kanya sapagkat siya mismo'y tumanggap ng kamalian at kasalanan niya. Sapagkat siya mismo'y isinuko ang sarili niya. Sapagkat siya mismo'y inalam niya kung sino siya at inalam niya kung paano makasusunod sa tuwina. Mga minamahal, ang pagsunod at pagtalima ay isang tanda ng pagpapakabuti. Pagsunod at pagtalima sa kalooban ng Ama. Na hindi mo inaalintana ang sarili mo at hindi mo susuriin ang kapwa mo para lamang ganito at ganyan, kundi susuriin mo kung ano pang makakamtan mo sa Ama, susuriin mo kung ano pang maituturo niya sa'yo, susuriin mo kung ano pa ang mababatid mo na kung paano ikay binubuhay niya nang naayon sa kanyang kalooban at di sa ayon ng iyong kalooban, nang naayon sa kanyang kagustuhan at di nang ayon sa iyong kagustuhan. Namumuhay ka na ayon sa pag-espiritu niya, sa pagka-espiritu niya, at di ka na namumuhay ayon sa laman at katawan. Buhay bang Ama? At siyaon si Magdalena, nang tanggapin niya ang guro at Panginoon niya, tinatawag na tagapagligtas, sumunod na siya ayon sa espiritu na tinanggap ng buo niyang pagkatao at hindi na sa kanyang laman at katauhan. Kaya't napuspos siya ng pagtitiwala, napuspos siya ng paniniwala, napuspos siya ng pagbabago sapagkat ginawa niyang totoo ang pagtanggap, pagkilala, pagsunod sa kanyang guro na tinatawag. Mga minamahal, walang ibang gurong banal sa lupa. Walang totoong guro na kabanalan ang ituturo. Walang totoong matwid na tao sa lupa. Walang matwid. Lahat ay nagkamali, nagkasala, mahihina at marupo. Subalit ang espiritu na tinanggap ng sinuman at bawat isang tumanggap, kung siyang mananahan at pag-aaring sa buong katawan, walang hindi magbabago at di mababago. Sapagkat ang magpapabago at lubos na magbabago, iyaong binabagong anak ng Ama. At ang pagbabago na mula sa Kanya, iyaon ang dapat kamtin ng lahat ng mga anak niya. Ang ganap na pagbabagong pananaw, pagbabagong diwa, pagbabagong kalooban, pagbabagong gawa, pagbabago na lahat na walang magbabago at di makapagbabago kung ganang pagkatao, kundi ganang espiritu na tatanggapin ng buong katauhan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyong kapayapaan, pag-arian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Buhay ba ang Ama? Kayo mismo masusuri nyo, mga minamahal ko, kung nabuhay na ba ang inyong pagtitiwala. Kapag nabuhay na ang pagtitiwala mo sa Ama, at mo nang lubos ang anak sa pamamagitan ng Espiritu niya, yung dati si ikaw na mahina ang loob, dating si ikaw na mainitin ang ulo, na pag
titimpi. Natitimpi na nang tinanggap mo na nagahari sa iyong katauhan. Nung dating ikaw na maraming takot sa buhay, hindi pa man nagaganap iniisip mo, wala pa man kinatatakutan mo na, guni-guni mo, multo mo, takot ng sarili mo, gawa mo. May pagkabahala ka bawat araw at segundo. Nang matanggap mo na ang Ama, nawala na ang multo sa buhay mo, nawala na ang guni-guni, pagkat ang iniisip mo na at dalakin mo na sa puso mo, iyong tunay na tinanggap mo, magpapalubag ng loob mo, papayapa ng isip mo, magbibigay sigla at maalab na pag-asa mo. Iyon ang ginawa ng Ama sa pamamagitan ng anak na tinanggap naman nitong si Magdalena. Nawa maging isang makawangis ng gawa ni Magdalena ang gagawin niyo. Ang tunay na pagsuko, ang tunay na pagtanggap, ang tunay na pagkilala, at tunay na pagsasabuhay. Kung papaano ka sumuko sa Ama, kung paano mo binigay ang sarili mo, kung paano mo tinanggap siya sa pamamagitan ng Espiritu niya, sa pangalan ng Jesucristo na taglay ng pagkatao mo, tinanggap mong Panginoon mo na tinatawag mong tagapagligtas ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumain niyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Sapagkat ang pananalig na buo sa puso ng tao ay nagpapasiglat, nagpapaalam ng sigla ng pananampalataya. Ang pagtanggap na totoo at pagkilala sa di nakikita, yon ang pasimula para mabuhay ang pananampalataya. Na kung saan man dako makaparoon at saan ka man naroroon, kung buhay sa puso mo ang pag-asa, naroroon pa rin ang liwanag ng buhay. At yaon si Magdalena, ang nawawala sa kanyang pananaw, ang nawala sa kanyang paningin, hinanap niya, niloob niyang gustuhin at tanggapin na ayaw nang mawalay pa. Kaya't saan man dako, paparoon siya, kasama niya na, nawalay man ang katawan, ang Espiritu'y buhay na sa katauhan niya. Nawa, mabuhay sa inyong katauhan ang Espiritu'ng bahagi ng Ama na pinamula sa anak na binaba at nang tinanggap ninyo, mabuhay na lubos sa pagkatao nyo na huwag nang maparam, mawalay pa at mamatay sa buhay nyo. Habang kayo may buhay, Espiritu'ng banal sa inyo'y makapanahan. Nekkaramenehana, nekkaramenehana, nekkaramenehana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Na sa dating buhay mo, may naramdaman ka lang ng kaunti. Takot ka na, nag-aalala ka na, iniisip mo na, ano kaya ito? Makamamatay yata ito, mamamatay na ako. Ano kaya ito? Gagaling pa kaya ako? Makagagaling kaya'y ano? Saan kaya ako tutungo? Ano kaya ang ikagagaling ko? Hindi naalala ang Diyos na magpapagaling sa buhay niya. Buhay ba ang Ama? Kaya nang makilala ng Magdalena at kinilala ng Magdalena na Magdalenang makasalanan ang tunay na gagawa ng maganda sa buhay niya, ayaw niya nang mawalay pa, ayaw niya nang humiwalay pa, ayaw niya nang mamanay pa, yaong binuhay sa kanya, kaya't hinahanap-hanap niya, hahanap-hanapin niya at nang maramdaman niya at makita niya at marinig ang tinig, nagala, natuwa. Nawa, sa tuwing ang inaapuhap niyo sa isip niyo ang Ama, magunita niyo ang mga salita niya na siyang kikintal at pagninilayan niyo upang mabuhay ganap ang inyong ligaya. Sapagkat sa puso niyo'y mabubuhay ang mismo tagapagligtas niyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Katulad ng pangangaral at pagbabahagi sa isang makasalanang dako, sa lahat ng dako na ang kasalanan ay naroroon, yun ang masarap pagpugaran ng banal na salita. Upang kapag itong tinanggap ng tao, nalikha ng kasalanan at gawa ng kasalanan ang nagagawa,
mabubuhay ang pagbabago. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal. Yaon ang katotohanan. Sa pag-asik ng Ama ng bawat